Ayan, welcome back po muli sa aking YouTube channel, guys. And for today's video, tayo nga po ay magluluto ng ubi chisteron. At syempre, yung ating main ingredients po sa ating recipe ay ang kamote instead of ubi, guys. Ayan. Syempre, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag nyo nga pong kalimutan mag-like and subscribe and comment down below. Hit nyo na rin po yung notification bell para naman po updated pa kayo sa mga susunod ko pa ang video. Ayan. And syempre, guys, at nag-umpisa na tayo maghugas ng ating kamote. At syempre, yan po ay ating lalagain, guys. Ayan. Pag malambot na po ay atin naman po yung babalatan at syempre ating gagadgarin, guys. Ayan. At syempre, nga guys, kapag kayo po ay naghugas ng kamote ay tanggalin nyo po mabuti yung mga lupa, guys, para naman malinis pag ating babalatan at hindi kakapit sa laman ng kamote, guys. Ayan. So ayan, at palamigin po natin muna after na mahango natin dahil luto na po yung ating kamote bago natin siya, guys, babalatan. Ayan. Mas prefer kong gawing ubi halaya or purple yam yung kamote, guys, kasi ay wala siyang mga ugat-ugat, guys, at napaka sarap niyang kainin, guys, pagka kamote po yung ating gamit. So ayan, at binabalatan ko na po yan, and after nyan ay akin na nga po yung gagadgarin, guys. Ayan, so kailangan po ay gadgarin, or kung meron po kayong masher, i-mash nyo na lang po siya, guys, para po madurog yung ating kamote para masarap po siya, guys, at madaling lutuin. Ayan, guys, at balatan lang po natin lahat yung ating kamote para magadgad na po natin siya, guys, syempre. At wala po akong masher, guys, at natatagalan po ako sa paggamit ng tinidor, kaya naman, guys, ay akin na lamang pong gagadgarin, guys, para po mapino yung ating kamote, guys, para sa ating purple yam or ubi halaya. Ayan. So, di ba ubi halaya pero kamote yung gamit natin, guys. Para sa akin, mas the best po gamitin ng kamote. Guys, at mag-umpisa na tayo sa paggagadgad. Ayan. At syempre, dinairi ko na sa kawali, guys, para hindi na tayo mag-double moves. Ayan. Hindi na tayo magpakahirap pa mag-salin-salin mamaya, guys. Ayan. Direct to the point na. Or diretso na tayo, guys. Ayan. O, diba? Napakadali lang pong gadgarin kaysa mag-mash po tayo. Parang mas matagal po pag minamash, guys. Ayan. So, gadgarin lang po natin lahat. And after nyan, ihahalo na natin yung mga ingredients bago po natin siya isasalang sa apoy. Ayan. So, ganyan lang po. At napakadali lang ang paggawa ng ubi halaya or purple yam, guys. Ayan. Pero ito ay sweet potato yam. Ayan. Siyempre, nilagyan lang natin ang kulay. So, ayan, guys. At ihalo na natin yung ating condensed milk. Ayan. At syempre, lalagyan din natin ng konting sugar para madagdagan yung sweetness niya. Huwag lang po natin over sweet dahil baka hindi na magustuhan ni customer. Ayan. And then, add po natin yung ating tinunaw na food color violet po, guys. Ayan. So after nyan, ayan, at sinalang ko na nga po sa apoy. At guys, make sure na medyo mahina po ang inyong apoy para hindi po masunog ang inyong ubi halaya or purple yam. At syempre, tsaga-tsaga lang po tayo sa paghahalo hanggang sa maging sticky na siya, guys, or makunat na yung ating mixture, yung ating ubi halaya, guys. Ayan. So, tsaga-tsaga lang tayo sa panakanakang paghahalo. At syempre, yung apoy natin ay medyo mahina lang, guys. Ayan. Pag ganyan, katulad ko na diuling ang gamit nyo, maglagay lang po kayo, guys, ng konting uling. Baka mamaya sabihin nyo, paano hihinaan yung kalang diuling, guys. Ayan. So, bawasan nyo lang, guys, ng paglalagay ng dami ng uling nyo, guys. Medyo mas konti siya. So, ayan, at luto na. So, for this time, guys, tayo naman po ay magbabalot na. Ayan. Meron tayong ginayat na cheese. Pangpalaman nga po natin sa gitna. Kaya naging ubi chisteron. Ayan. So, lagyan lang po natin ng ating ube or purple yam, yung ating
wrapper. Ayan, so lagyan lang po natin yung wrapper natin ng purple yam at lagyan sa gitna ng ating ginayat na cheese and then balot na, guys. Ayan, so ganyan lang po yung proseso, napakadali. And after po nating mabalot yan ay go naman po tayo sa frying, guys. Ayan, pipirituhin natin yan, guys, para maluto yung cheese sa loob at magpula yung ating wrapper. So katulad ng palagi kong sinasabi, pag nagpipirito, guys, ay lagi pong nasa medium yung ating apoy or wag po nating masyadong lagyan ng sobrang dami ng uling, kung uling at kung di kahoy po yung gamit natin ay alalay lang po sa paglagay ng gatong, guys. Napakadali lang ng reseping ito, guys, at syempre mabentang mabenta ito sa ating mga customer, lalo na sa mga bata, kasi nga, guys, ay medyo matamis. Siyempre, malinamnam siya. Masarap yung nagiging lasa niya dahil nag-aagaw yung tamis at yung lasa na alat ng ating cheese na nilalagay sa loob, guys. Ayan. Ayan, sa mga kananay ko dyan, para po sa inyo ang video ito, para naman po magkaroon pa kayo ng dagdag kaalaman, dagdag pagkakakitaan, at syempre para malibang din tayo habang nasa loob ng tahanan, pwede rin pang merienda ng ating mga anak, guys. Ayan, so ang gagawin lang po natin para malaman natin kung kikita tayo ay mag-costing po tayo palagi, guys, katulad po ng aking sinasabi. So magkakaiba po tayo ng presyo sa ating mga lugar, so bahala na po kayo mag-costing at syempre diskartehan nyo na lang din po yan sa pagbabalot kung paano nyo po mapaparami or paano nyo po gagawin na magkakaroon kayo ng tubo. Ayan, so kailangan po talaga ay diskarte, sipag at syaga para tayo ay magtagumpay, guys. Ayan, at syempre andyan pa rin tayo at nagbabalot pa rin ng ating ubi chesteron. Ayan, napakasarap at syempre mabentang mabenta, guys. Pwede rin po natin itong ipa-order, ilagay po natin sa mga styro, sa mga lalagyan, at syempre para naman po mas presentable siya, or pwede po natin ilakaw siya ng paisa-isa at ipa-plastic natin, guys. So bahala na po kayong dumaskarte, basta, guys, ito at naituro ko na sa inyo yung papaano po yung proseso ng paggawa, guys. Ayan, sana ay magkaroon kayo ng dagdag kaalaman at syempre maging extra income nyo rin ito, guys, dahil ito po ay extra income ko, guys, at ang anak ko nga po, guys, yung naglalako nito, guys. Syempre nga habang pinipirito ko yan, guys, ay naglalako na siya, syempre para mainit na dumating sa ating customer at syempre crispy at magugustuhan po ng customer natin yung tinda natin. Ayan, so ganyan po yung aking technique sa pagtitinda. So buti na lang po ay half day yung pasok na aking dalagita at pang umaga siya. Sa hapon nakadiscarte kaming mag-ina, nagluluto ako ng mga paninda at siya ang naglalako, guys. Ayan, so dagdag baon nila yung aking tinutubo. Syempre ganyan talaga yung nanay na may limang anak, kailangan nating dumiskarte, kailangan nating makatulong sa ating pangkabuhayan, di ba, guys? So kailangan lang natin ay mag-isip, magkaroon ng sipag at tiyaga. Ayan, at kaya ko rin sinishare sa inyo ito, guys. Ayan, para naman kayo rin dyan na mga kananay ko dyan or sino man na nagnanais na magkaroon ng extra income kahit na estudyante ka lang, pwede mong gawin ito at magkakaroon ka sigurado ng pagkakakitaan at siguradong kikita ka, guys. Ayan, so ano pang hinihintay, at i-record mo na kung ano yung mga gagamitin at syempre share mo rin sa iba para naman sila po ay makanood din at makakita rin nila yung proseso. Syempre matuto rin sila kung paano po ang paggawa ng ubi chisturon at malutuan nila yung kanilang mga anak at syempre maging extra income din. Ayan. So, ayan, at tapusin lang natin, guys, yung pagbabalot. And after nyan ay magpa-pride na po tayo. Syempre ay ilalako na yan ng anak ko habang piniprito natin, guys. Ayan. So, ganun lang kasimple. Ganun lang kadali magkaroon ng extrang pagkakakitaan, guys. Diba? Hindi na natin kailangan humanap pa ng kung ano-ano. At ito ay napakadali lang. Easy lang hanapin yung ating mga ingredients. Always naman pong merong kamote sa palengke, guys. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo, kahit anong uri po ng kamoteng bagin ay pwede po, or
Kung bet nyo po yung ube, ay pwede rin po yung ube, guys. Ayan. So, ako ay mas bet kong gamitin or mas nasasarapan ako sa kamote. Kaya, guys, kamote po yung aking ginagamit. Pero, pwede po kayong gumamit dito ng ube. Ayan. Any kind ng ube or any kain din ng kamoting bagin. Kasi guys, di ba may kamoting violet, may orange, may puti. So, depende na po sa inyo yan kung anong gusto nyo pong gamitin, guys. Hindi po, ay po pwede po yan kahit anong klase. So, ayan, at nakapagbalot na tayo. At tayo na nga po, guys, ay magpipirito. Magpakulo lang po tayo ng mantika. At katulad ng sabi ko, guys, ay huwag po nating sasobrahan ng lakas yung ating apoy. Ayan. At pag medyo mapula-pula na po yan, guys, balik-balik natin. Ayan. At lagyan po natin yan ng konting asukal para po magkaramelize. At syempre, kakapit po sa balat ng ating lumpia. Ayan. So, napakasarap po nito. At ano pang hinihintay nyo, guys, magluto na rin po kayo sa inyong tahanan. At subukan nyo rin pong gawing extra income para naman po magkaroon kayo ng konting pangdagdag na pagkakakitaan, guys. Ayan. So, napakasarap at napakalinamnam po ng reciping ito. At siguradong hindi kayo mapapahiya sa inyong customer, guys. Basta siguraduhin nyo lang na hindi nyo po susunugin yung asukal pag nilagyan nyo po siya ng asukal sa labas, guys. Ayan. Kasi papait po yung lasa ng ating ubi chisturon, guys. Ayan, kasi mapait po yung asukal pag na-over po siya ng luto. Over caramelized po siya. Magiging maitim na at hindi na po masarap yung lasa, guys. Ayan. So, ayan. At malapit na po tayo makayari ng pagpipirito, guys. Ayan. At syempre, habang nagpipirito ako, guys, ay naglalako na rin yung aking anak, guys. Kasi nga, yung mga kapitbahay ko lang rin naman yung aking customer. So, after po na may maluto ay isa-isa niya nang inilalako, guys, para hindi na po siya kumunat. At syempre masarap at mabango yung amoy pagbagong luto, guys, yung ating paninda, di ba? Mas bet ng customer kasi pag malamig na yan, guys, ay hindi na nila gusto, di ba? Mas masarap yung mainit-init pa siya. At syempre yung kanyang amoy ay naamoy pa ng ating customer. Ayan. So, ayan. At ganyan lang po yung proseso. Siyempre, napakadali lang. At hindi po kayo mahihirapan, guys. Ayan. Ano pang hinihintay nyo? Sa mga kananay ko dyan, halina kayo at try nyo na rin pong magluto ng ubi cheese turon. Ayan. So, yummy. At siyempre, ay mabenta po. At siguradong kikita po kayo, guys. At hindi mahirap lutuin. Hindi mahirap i-prepare. Ayan. Para po sa inyo ang bidyong ito, para naman po magkaroon pa po kayo ng dagdag kaalaman at dagdag pagkakakitaan, guys. Ayan. Ayan, at maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. At syempre, huwag nyo nga pong kalimutang mag-like and subscribe and comment down below. Hit nyo na rin, guys, yung notification bell para naman updated pa kayo sa mga susunod ko pang video. Syempre, ayan. Guys, huwag nyo pong kalimutang huwag po kayong mag-skip ng ads, guys. Ayan, at syempre yan po ay malaking tulong kay host. Ayan, maraming salamat sa palaging pagsubaybay. Ayan, at konti na lang, matatapos na nating lutuin yung ating ubi chisturon, guys. Natakam na ba kayo dyan? Ayan, sana po ay naging dagdag itong kaalaman sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga video. Mega love shout out po sa lahat ng aking mga ka-team. Ayan, hanggang dito na lang, guys. God bless. Ayan, luto na po at ayan, napakasarap ng ating ubi chisturon. Ayan. So, mega love shout out everyone. Bye-bye. God bless us all.